Hi, good morning. Technically, it's our fourth day here in Cebu. And maya-maya mag-check out na kami dito sa hotel. Pero may isa pa tayong tour. So may travel hack kaming gagawin. So dadalhin namin tong mga gamit namin. Kasama namin sa tour. Maliit lang naman yung maleta. So I think kasha naman siya sa ilalim ng upuan. So tingnan natin mamaya. Sana pagbigyan tayo ni na kuya. Bye. Hi. Nakuya, the tour guide and the driver. Okay, ang gagawin naman natin is Cebu City Tour. So ito yung napili namin for our last day kasi medyo hectic yung schedule namin for this day. Flight kasi namin is mga 9 PM. So kailangan is mga at least 8:30 na sa airport na agad kami. Ako po pala si ano, si Christian, tapos si Kuya Gerald yung driver natin. So yung pupuntahan doon natin ngayon is yung pinakamalayo muna. And I think ganito pa ngayon sa may TCH. So yung famous highway nila dito na pinagmumotoran. So di man tayo nakamotor ngayon, nakapunta rin tayo. Yan na po yung mga nagbabang. Wala na si na Opa. Wahan. Ay, paniwala sa akin. By the way, kung si mag-CR mamaya, if ever lang po, may restroom po. Opo, may restroom tayo sa likod po ng staff house. May green po na mubong. Diretso lang po, pagdating sa harap, kaliwa. Kung gusto naman po magpa-picture, may mga staff tayo na pwede mag-picture. Yung mga nakadilaw po. Amazing. So, dito po muna tayo sa harap. Oh, ganito. Finally, nakakita rin ako. Nakita ko dito. Picture muna daw. Group picture. We have 35 minutes dito sa lugar na to. It's a flower wonderland. 2, 3, and smile. Look, cutting your elbow. Na-exceed ba ang expectation mo? Ano man. Hindi ko kaya na-expect may maganto eh. Mas maganda siya compared dun sa pinuntahan namin sa ano, bukid nun. Yung kilometer 495 bata pangalan. Mas marami talagang flowers. Uy, ganda dun oh. Liligaw ka? Liligaw. So basically ang nakikita lang natin dito is ano, it's a flower field na may view of the mountains. And meron siyang rainbow road. Parang mataas na rainbow road. Tapos sa baba, puro flowers. Okay naman dito, meron ding restaurant dun sa banda dun. Alejandra's Sky Deck View, or kung ano man pangalan nito. Approved!
Dito na tayo sa second destination natin. So this is the Sirao Pictorial Garden. So medyo malas lang ngayon kasi kanina malakas yung ulan. And ngayon it's drizzling. Maambon ngayon. So papasok na kami. Laban kung laban. So sa gusto pumalik ng van, okay na lang po. Let's go. 35 minutes. 35 minutes sa Amsterdam. The weather is in our favor. Ito na si sunlight. Ayan. Amsterdam daw siya pero hindi Amsterdam yung vibes na nakukuha ko. Tiyak na, di akong katalagat sa kanan. Mas marginso. Mo. Sige. Okay, sasya lang. Galing po tayo sa kamay. And I'm gonna die. It rhymes, kamay and die. Oh, next na si madam nang naka-yellow. How they massacre my boy. Waiting for your turn. That's a picture. 1, 2, 3. Ito yung makikita dito. Ang tama nagpipicture. Mga picture spots dito, buwis buhay. At medyo buwis buhay din. Meron din din ah. Silip ka sa likod. Hey, that's number. Ating pangatlong destination, it's the Temple of Leia. Para tayong nasa Greece! Tara! Akyat mo na ako, boy! So meron ditong 180 degree view ng Cebu City. Hindi 360 kasi bundok yung kabila. Pasok na tayo kasi uulan na! Let's go! Itong lugar na to is para siyang Taj Mahal. So yung gumawa nito, hindi ko alam yung pangalan, so ilalagay ko na lang siguro sa screen pag sinearch ko, is gumawa siya ng parang temple na nagsisignify ng pagmamahal niya dun sa kanyang asawa. So Leia kasi yung pangalan ng asawa niya, kaya naging Temple of Leia. May natutunan kayo. So now, dito naman tayo sa may Rico's Lechon. It's lunch time. Okay, gutom na siya. Ito yung price list nila. Sa likod.
still waiting for the food. Medyo matagal lang kasi maraming tao. So, mas matagal maghintay, mas masarap daw. Sarap. Sarap. Bilis natin kumain. Demolished. Yeah, for the first time, tayo naman ang naunang makabalik sa van. So, punta naman tayo sa next destination. Ito yun. Dito po tayo sa may Kapitolyo ng Cebu. And nasa harap ko ngayon ang Magellan's Cross. Tinatag kasi siya dati bilang commemoration para sa pagbinyag dun sa mga islanders ng Cebu based dun sa pagdating ni Magellan sa Cebu dati. So matagal na yun, 1521 ata. And umabot siya hanggang ngayon, present day. At ito siya ngayon, maraming tao. Sa brief history lang, dati sa textbooks ko lang nakikita yan. Totoo pala siya. Ano, chismis lang? Ito naman pinasukan natin is Santo Niño Church. So, ito siya. It's an old-style church. Favorite yan ng mga Kastila. Para lang tayo nasa Plaza Miranda, corner Quiapo Church. Ayan. So, ito po yung parang plaza nila. So, may parang bleachers. Bakit? So, ito yung mismong simbahan. Pasok tayo. Pakita lang natin. Tapos patay na. Tayo sa labas. Tapos na kaming mag-alay ng panalangin. Lalabas na kami. Medyo ingat-ingat lang tayo dito at maraming tao. Maglalakad lang. So dito po yung area ng mga nag-alay naman. Pub check 7 body temperature. Egg pub service. Sabi nyo sa pinuntahan natin ngayon, Santo Niño at Magellan's Cross. Okay naman, madami lang tao. Sa ganitong mga arkitektura, buildings natin, makikita yung Spanish roots ng Pilipinas. So mapapansin nyo, iba't iba yung mga designs ng buildings sa Pilipinas. Pag napunta ka sa bandang Chinatown, Chinese, pag sa mga simbahan natin, mga kapilya, mga... I forgot the word, pero basta yon, simbahan na malaki. Yung influence ng architecture dun is Spanish. Baroque ata yung tawag. Dito naman tayo ngayon sa Cebu Heritage Park. So, pinapakita dito yung brief history ng Cebu City through the images. Ayun lang siya, isang maliit na park lang dito sa gitna ng downtown Cebu. And doon nata sa kabilang street, andun yung isa sa mga natitirang ancestral house dito sa Cebu. And sa kabilang street ay yung Yap San Diego Ancestral House. So pabalik na tayo. Hindi na tayo pumasok doon sa ancestral house. Kasi may bayad.
So next stop siguro natin ay yung sa mga pasalubong center na. So dito tayo ngayon sa bilihan ng mga pasalubong. At yung pinuntahan natin, mini NBLs. Pati ka na ako nag-video sa loob kasi medyo hectic, daming tao. Hindi ko sure yung price difference kung mas mura ba siya or mas mahal. Pero ito yung mga nabili ko. 215 total, otap, parang toasted na muffin, saka piaya ube, pang pasalubong lang. Hindi naman mahilig sa pasalubong yung mga kasama ko sa bahay. Mula na, balik na tayo sa sasakyan.